ng nobelang ito ay para iparating sa mga bata kung paano ka magkaroon ng HIV. Kaya pag binasa mo yan, may mga sex scenes, hindi ko maiwasan. And actually, nakakayaman aminin, siguro nakikita nyo sa Facebook, minsan ang nakalagay JM Matias. Tinaka ko pa rin ang pangalan ko dahil natatakot ako yung branding na sinasabi, etc. etc. But then again, we're fighting the stigma, bakit ako mismo matatakot? So, hindi naging ko na talaga yung name. Wala na akong pakialam. So, wala na rin akong pakialam sa stigma. And then, siguro gusto ko naman magpasalamat. Magpapasalamat lang ako, no? Sa lahat ng mga in-store ko, si Dr. Rosana Batangco. Please, palakpakan naman natin. Actually, lahat pinakamakulis na tao, nainis na siya sa akin. Piling ko, hindi kaya nainis sa akin na oras na ako dito. At alam ko nung nakita ko siya talaga head ng research, lahat ng gusto ko itanong, tinanong ko na. And of course, si Eugene Evasco, yung professor ko sa UP, na siya talaga nagsuggest sa akin, isang gabi, sabi niya, gawa ka about teens na may mga HIV. Sabi ko, parang okay naman. Tapos, unti-unti talaga, nung na-interview ko na lang ako yung demographics, grabe, yun yung naging challenge sa akin. At napag-nabagin nga kanina, yung shock sa akin siguro, yung shock na naramdaman ko ang nagpahusay siguro kung nagustuhan nila yung book, kung bakit ko nailabas lahat. Kasi shocked ako sa bilang ng nagkakaroon ng HIV. Tapos yung mga in-store ko na dito si Naruan at saka si sa mga house. Ayaw nila magpakilala ako, hindi ko alam kung bakit. Si Naruan at saka si Char na dyan. Si Char. Maraming salamat. And of course si Willie. May na-interview din ako sa kanya. At saka sa mga nagbigay ng blurbs. At saka sa UP. Tinapos ko kaagad talaga yung master's ko nang malaman ko na gusto kong gawin talaga itong nobela. Tinapos ko kaagad para mailabas siya kaagad kasi nararamdaman ko talaga yung urgency. Kanina sinabi ni Eugene na ang bilis. Kailangan mabilis. Kailangan may urgency. Dumadami na nakakalungkot yung mga balitang na naririnig ko. At nagpapasalamat naman ako yung mga ibang nagbasa, sinasabi nila minsan sa PPM, parang gusto ko na rin tumulong, gusto ko na rin bigay ng HIV advocate, gano'n din sila. Sabi ko, okay naman yata, hindi naman ako. And yung staff ko, no, maraming salamat yung mga in-store ko, at saka yung mga nag-organize nito, at saka yung mga media, please lang, please ilabas nyo na to, sabihin na ikalat na natin ang nangyayari ng epidemia, and of course the writers, sumulat pa tayo ng maraming ganito dahil napakonservatibo ng Pilipinas ni hindi masabi ang salit ng kondom sa loob ng tahanan. Magsimula na tayo. Otherwise, yung susunod na generasyon baka mamaya puro ng HIV na. Maraming salamat. Yun lang po. Thank you very much. So, ang mga Batang Poz po, it holds the distinction of being the first Filipino young adult novel to shed light on the issues of misconception surrounding HIV and AIDS. So, paano niya po na maintain yung balance between appealing to the young adult readers at syempre, at the same time, tinidiscuss mo yung controversial na subject? So, paano niya po tinatawid sa mga kabataan? Paano tinatawid? Paano po kayo nakaka-appeal sa young adult readers while discussing this very controversial subject? Una-una, no, kasi may mag-interview ako ng mga bata and inalam ko yung kanilang behavior, yung social media, yung alter na pinagin ni Eugene kanina, yung inalam ko, actually, nag-grinder ako, nag-alter ako, in-invite ko. So, siguro yung ibang, even the language dyan, yung mga fact, mga ganito, yung mga, yung fact sa kanila, wala na eh. Yung panahon ko, hindi ko masabi yung fact. But sila, siguro yung post-immerse ko,
yun ang naging susi para ma-invite ko at may ilabas ko. Yung iba, tama ko na. Tama na po. Wala lang po maling sagot. At tama rin po kasi talagang digital naman po yung tutorial. Bakit hindi nila alam ang alter? Kasi dati hindi nila alam ang alter. Okay. Yun yung nasa Twitter na gagawa ka ng another personality mo para you can meet, lalo na yung gusto makipag-sex, may ibang mga pangalan na nakalagay doon. Kung ano, nakatawa sila. Pwede ba ano? Let's make this place a safe place. Kaya na sinasabi na, pag kasi kapag nag-attend ako ng forum tungkol sa HIV mula nang ni-research ko, so siguro 1.5 years ko kung ni-research. Laging sinasabi ng mga, lalo na si Danvik ng Love Yourself, hindi siya nakarating, no? And thank you pala kay Nikki, doon siya kanina. Lagi niya sinasabi, bago po ako magsalita, pwede ba i-treat niyo ang lugar na to na safe? Ang ibig niyang sabihin, can we use the word fuck, puwet, tite, puke, tamod, ganon ang sinasabi niya. So, kung i-interviewin mo ko, hindi ko alam kung anong laman niya, huwag ka nang mag-cringe kasi tatapangan ko na rin ang sarili ko kasi hindi natin hindi pwede pag-usapan. Maraming salamat po. So yung after na yun, kung alam niyo yung mga kabataan, napaka-accessible. May yung mga, kung nari pangalan niya, top body, sasabihin niya, bottom siya, sasabihin niya, top siya. So, in-immerse ko sarili ko, nagroon akong alter. So, kapag, paramihan sila ng likes. Minsan, i-picture nila yung mga titi nila, palakihan sila ng titi, pati video nila, they're fucking. So, talagang, ganun. Naiigit din ako din po kayo since aware na naman po ako na meron po mga nalalan pag ako ng writer and all and ganyan po sa ako. And so, proceed na po tayo sa ating next question. Ayan. Safe place ha? Yes, safe na safe po talaga. And so next, ano po yung pinaka, I guess nasagot nyo na rin po ito kanina, pero ano po yung pinaka nag-inspire sa inyo? Nagsulat ang mga batang. Parang party na bagay ko kanina. Nung nalaman ko talaga yung demographics at saka yung bilang ng nagkakaroon ng HIV, yun talaga nagkulang sa akin. Hindi lang dahil gusto kong graduate ng MA. Naging blessing in disguise na nag-MA ako nung nabangit sa akin ni Eugene at saka lahat ng panelists na gano'ng game. Kailangan kong gawin parang ito yata. Naging obligation ko na siya na nung habang nag-take ako ng actually, yung ibang subjects para lang matapos. But ito talagang thesis talagang gusto ko kapisin para talaga mailabas. Kasi yung 1.5 years na sa interviews na ginagawa ko, sundun-sundun, papunta-punta sa mga talks, dumadami siya. Pero bakit hindi ko nakikita sa TV, hindi ko nakikita sa social media masyado yung danger, yung hindi ko nakikita. So, bakit nung nag-attend ako, na-interview ko si Doc, na-interview ko yung iba, grabe na yung pakiramdam. So, yun. Kaya hindi rin po siya napag-uusapan, hindi ba? Hindi, dapat pag-usapan. Dapat nga. Ang inyo pong kakulatay, can be a little bit offensive, but can be offensive to religious and conservative spectrum of the general populace. Tingin niyo po ba ang dalang po yung ating bansa para sa mga matatapang na akda kagaya po ng mga batang po? Hindi ko masasagot kung handa sila. Pero dahil sinulat ko, handa ako. Bilang writer, sabi ko nga kanina, gusto ko yung palitan yung pangalan ko, pero dahil handa na ako, binalik ko yung pangalan ko. Hindi ko masasagot kung handa sila, pero kailangan silang maghanda. Kasi ang pagkakalam ko lang, dati may libreng kondom pinastop ng church. Ibig sabihin, hindi sila handa, siguro pa. Kasi ang hirap sabihin na mag-abstain ka sa sex, lalo na kung natikman mo na. Diba? Same place to. Bukas siya lang na siya.
Sabi ko, baka siya lang na siya siya. Ay, siya. Okay. And then, okay ka lang. Hindi ba siya, ano, why is this replaced? Kasi kawawakan mo kung masasya ka ng siya lang lang. Hindi ko alam kung meron hindi mag-a-address sa akin na ang sex ay hindi pagkagutom o pagkagutom ba. So kung bata ka pa hindi mo alam, wala kang alam kung paano mo paprotektahan ang sarili mo, posible maging biktima ka. Dahil naranasan ko rin yun. So hindi ko natin talaga masasabi kung handa na sila. Hindi, kung naman hindi naman ako obispo. Hindi ko alam. So, I'm a Catholic, pero titinabangan kong sarili kong gawin ko dahil kahit nakita ko pa sa mga balita na pinatigil na yung kondom, tinuloy ko to. So, dahil nakita ko yung nangyayari. Dahil alam ko rin naman, pakiramdam ng, can you abstain? I don't know.